po natin ang ating butihing Yorme. Palakpakan po natin kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Hello mga kabayan. Masaganang ani at mataas na kita ang battle cry ng Department of Agriculture. Kahapon, nagkaroon ng opening ang Kadiwa Center sa Manila City Hall. Ano nga bang Kadiwa? Ito ay original na proyekto noong 70s kung saan ang mga magsasaka ay nakapagbebenta ng kanilang harvest at produkto direkta sa mga mamamayan sa murang halaga dahil walang middleman. Natigil ang Kadiwa noong panahon ng mga Aquino. Ibinalik ang Kadiwa noong September 13, 2019 ng Department of Agriculture at ng Food and Development Center, Taguig City or FDI. Tumagal ito ng 2 araw sa FDI noon. 2 days din po iyong Kadiwa sa Maynila mula kahapon hanggang ngayon. Pero launch or opening lang po iyon, which means magkakaroon pa din ng mga susunod na Kadiwa at doon sa mga hindi nakapunta kahapon at kanina, standby lang po tayo for updates sa susunod na schedule ng Kadiwa sa Maynila. Sana ang proyekto nito na sinimulan na i-launch sa City of Manila ay sundan din ng ibang local government units. At kung mangyayari ito, gaya nga ng sabi ni Mayor Isko sa speech niya, maraming matutulungan ng mga mamamayan sa paraan na makakamura sila sa mga pangunahing bilihin sa pagkain at malaking tulong din ito para tumaas ang kita ng mga magsasaka. Panoorin po natin ito. Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kasama rin po natin ang mga kinatawan ng Department of Agriculture. We have Assistant Secretary Christine Evangelista and Undersecretary Ernesto Gonzalez. At bilang panimula po, sabay-sabay po nating saksihan ang ribbon cutting ceremony. Asik, naganap na. Sa wakas. Mama Chan. Sabay-sabay po tayo in 1, 2, 3. Opisyal na pong bukas ang ating Kadiwa ni Ani at Tita Project. At sa mga pagkakataon pong ito, upang magbahagi po ng dagdag kaalaman para sa ating lahat, hindi po sa Kadiwa ni Ani at Tita Project, nais ko pong ipakilala ang Assistant Secretary po ng Department of Agriculture. Palakpakan po natin Assistant Secretary Christine Y. Evangelista. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga, Yusek. Sa lahat po ng mga nandito, salamat po sa inyong mainit na pagtangkilik sa ating mga produkto ng ating mga magsasaka. Kami po sa Department of Agriculture ay naglunsad nitong Kadiwa ni Ani at Kita upang matulungan po ang ating mga magsasaka na madala ang kanilang mga produkto sa ating mga consumers. At napakaswerte po namin dahil mainit po na tinanggap ni Mayor Isko ang programang ito para rin po sa ating mga consumers para mas mababa po ang presyo ng mga bilihin, ng mga fresh produce po galing sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ngayon po ang battle cry ng DA ay masaganang ani at mataas na kita. At sa tulong po ni Mayor, tingin po namin ay lalo pong lalaki ang ating Kadiwa at hopefully gagayahin din po ng mga ibang mga lungsod ang naumpisahan na naman ni Mayor Isko Moreno. So sa lahat po ng narito, marami pong maraming salamat at patuloy po sana ngayong pagtangkilik sa ating mga produkto. Nais ko pong ngayon ipakilala ang aming Undersecretary for Consumer Affairs sa DA, si Yusek Ernesto Gonzalez. Magandang umaga.
umaga po sa inyo lahat. Mayor Isko, Isko lang tawagin ko si Mayor. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Una sa lahat, tayo po po magpapasalamat sa ating mahal na Mayor sa suportang binigay niya sa Department of Agriculture. Alam niyo, sa ngalan ni Ligandang, kami ay masaya. At finally, ngayon madadala na namin ang mga ating mga produkto ng ating mga farmer dito mismo sa ating lugar. Sa ganitong paraan, tayo po ay makakabili ng murang presyo na bilhin. Hindi lang po mura, sariwa pa. So, we want to inform you that this is only the start of this program. At ito ay palakihin po natin at palawakin natin hindi lamang sa Manila, kundi buong Pilipinas. Ganito po ang pangako sa atin ng ating mahal na Presidente, Rodrigo Duterte. Mabuhay po kayong lahat. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Department of Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzalez. At sa mga pagkakataon po ito, ay pakinggan naman po natin ang kanya pong mga mensahe. Palakpakan po natin ang ating kagalang-galang Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you sa ating pong mga opisyales ng Department of Agriculture, Undersecretary Ernesto Gonzalez, Assistant Secretary Christine Evangelista, Deputy Director Juniper Edisago, at sa lahat ng mga kawani ng Department of Agriculture na nandito at mga subsidiary and agencies under DA, magandang umaga sa inyo at sa mga kababayan namin na galing pa ng Central Luzon at iba't ibang bahagi ng Luzon ng ating bansa na may dala ng kanilang produkto sa kanilang bayan. Maraming salamat. Alam po ninyo, nung bata ko, talaga pong may kadiwak. Ang kadiwak, kaya po yan isa sa commitment namin dito sa Maynila. Nung bata po, ang kadiwak ay isang pamilihan ng mga mahihirap nating kababayan. Ay gusto makatipid kung saan ito'y sinimulan ng pamahalaan upang murang mabili sa murang halaga ang mga pangunahing bilin. Bigas, gatas, panutsa, yun yung asukal. O tapos, gulay, at iba pang mga pangunahing pagkain. Kaya, natutuwa kami sapagkat ilang linggo pa lang ang nakakaraan sa pamumuno ng Department of Agriculture through the office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, inilusad muli ang kadiwa. At natutuwa kami sapagkat inilusad sa Maynila. Sa maliit naming kaparaanan, malugod namin kayong tinatanggap sa Maynila. Dito magsimula ang bagong programa ng ating estado, ng ating pamahalaan. And always remember, this is where you start, you're going to start. Anyway, if you compute your kilometers, you always start with Manila. Because kilometer zero is located in Manila. So, dito, makukwenta natin kung gaano kahaba ang paglalakbay ng programang kadiwa ng pamahalaang lungsod ng Manila sa pangunguna ng Department of Agriculture. Kaya sa mga nagtatanim, mga farmers, mga producers, ito po ay maliit naming kaparaanan na tulong sa inyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila na lagi kayong welcome dito. At ito ay simula lamang ng marami pang araw na kami naman sa iba't ibang nayon, iba't ibang probinsya ay makatulong na mapalakas ang kanilang mga produkto. Mabili ng takdang oras. At kami naman bilang consumer ay makatipid ang ating mga kababayan
at taga-lungsod ng Maynila. At pag ito isinagawa ng 1,600 plus municipalities and cities, tingin ko, bababa ang bilihin, gagaan ang pamumuhay ng tao, at mas maraming savings para sa iba pang bagay na tustusin sa kanilang pamumuhay. Kaya sa inyo, mga kasamahan ko sa City Hall, ano pa hinintay natin? Bili na. Ito, 1-2. 1-2 sawa. Tingin ko, bago matapos ang apo ito. Asik. Ubus toys. Di bali, maubos ang sweldo nyo. Organic naman. Pero pagkain naman ang iuwi nyo. Diba? Mura, sariwa. Di ba? Yan ang importante. So, muli, sa Department of Agriculture, sa Office of the President, President Rodrigo Roa Duterte, maraming salamat. At sa mga kawani ng national government na nandito dito, at sa ating lahat, sa mga kawani ng Pamalang Lungsod. Maraming salamat. Mabuhay ang Kadiwa. Maraming salamat po, kagalang-galang Francisco Isko Moreno de Magoso. At sa mga pagkakataon pong ito, ay opisyal na pong bukas ang ating Kadiwa ni Ani at Kita Project. Kaya po inaanihan po namin ang lahat po ng ating mga empleyado at mga bisita po ng Manila City Hall na tayo po ay maaaring bumili ng mura na at sariwa pang mga produkto mula po ngayong araw hanggang bukas po.